talaga. Patay ka sa akin. Oh, sige. Welcome back to sa ating channel, mga idol. Diyan na naman po ang inyong lingkod. Naaksaya ng panandalian yung panahon. Flex ko lang, mga idol, ha. Gumagawa ko ng mga anime t-shirt ko, napapansin nyo, Hunter x Hunter, ha. Ayan, si Gon, si Hisoka, si sino ba to? Si Killua, Kurapika, si Lloryo. Nahilig akong gumawa ng mga anime t-shirt, mga idol. Dugot pawis ang nananalay tayo sa mga bawat damit na yan kasi ako mismo ang gumawa. Kaya kapag interesado kayo, merong link dyan sa description box sa ibaba. Puntahan nyo, mga idol. Meron kami Shopee account. Sana makabenta ako sa inyo, mapakinabangon. Nagpapatawa ka ba? Natin patagalin pa. Umpisa na natin ang kulitan. Single house para sa mga single person. Motor lang talaga ang kasya, mga idol. Para sa mga malulungkot, walang kasama sa buhay, pinagtabuyan yan, para sa inyo to. Smoke fish. Siguro sumulat na bata na to, mas marami siyang nakikitang naninigarilyo kaysa sa sa isda. Okay, may mga aquarium. Kaya yun yung siyempre mapagmasin, diba? Kaya ganun yung drawing para naninigarilyo. Kaya smoke fish. Very, very bright. Crinkles. Ayokong kainin to. Baka mamatay tayo. Nakaka-kills yung crink mo. Paano nahubog ang kulturang Pilipino na ginom na... Tama na yan, inuman na. Nahubog kasi salitang Bisaya, di ba? Tama, mga idol? Nahubog is nalasing, di ba? Kaya uminom ng tando. Paki-explain. Oo nga naman, di ba? 20 pesos yung galon, di ba? Tapos 15 pesos yung maliit na galon. Ilang liter lang ba? Ilang ml lang pa? 50 ml yata. 100 ml. Alam mo bakit? Katulad sa amin, di ba, mga nag-ano kami na... Tatahi kami ng dami, di ba? May mga tinatawag na wholesale tsaka retail. Yan, ganyan yan, mga idol. Kasi ito, yung malaki, wholesale yan. Mababa na. Ito, retail, kaya mataas ang price. Diba? Hindi mo naman po pwedeng bitbitin sa daan Maynila, habang umiinom ka, nakagalong ka, di ba? Sa tubig, ang aming serbisyo. Talagang napaka-fresh ng tahong niya. Pero ang ganda ng tahong nitong si Gino, lahat nakabuka. Sigurado yung tahong nito, babalahibo, mga idol. Ay, bakit talaga naman mabalahibo ang tahong, di ba? Mayroon mga kusot-kusot sa ibabaw, yung ginugunting pa nga, di ba? Doon mo malalaman na fresh ang tahong kapag talaga mabalahibo. Speaking ng balahibo. Yan, ready na. Pwede na. Ano, magbabahuan na yung mga kipay namin? Na ganun na lang? Nabulbulan na yung tao. Ewan ko ba bakit? Bakit kasi pinagpopopost pa itong mga ito? Nakukuha tuloy na. Pahumpiyan! Mahal na mahal mo yung halaman mo. Bakit nagwawalis ba yan? Hindi nga yan naguhugas ng pinggan. Ang lamang lang niyan sa akin, nadidiligan! Yes, yan ang pinaka talagang kinasasama siguro ng loob niya kasi nadidiligan. Yan ang maganda, nag-i-enjoy ka sa trabaho mo, di ba? Kahit na mahirap. Pare, saan mo nabili yung kape mo? Sa Starbucks. Tama, lagyan mo na S. Sa Starbucks. Siguro hindi siya sanay uminom ng Starbucks, di ba? Kasi hindi niya alam. Kasi mga kasi sa atin, mga kabataan, di ba? Mahilig talaga maki-ano kung ano yung in, kung ano yung trending para maging pasok ka sa society, di ba? Hindi natin kailangan ganun, mga idol. Kailangan magpakatotoo lang tayo. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard.
sometimes. Ano ba to? Tula? Yung nakita ko to. Is that? Broken and times forever frozen still. So you can keep me. Tama pa siya ng teacher niya, mga idol. Kasi kasi ako nagbuka rin akong tanga nung ano, pinapanood ko to. Sinabi lang sa akin kay Ed Sheeran pala to kanta. Mga bata ha, sus, mag-aral kayo ng mabuti ha. Lalo ngayon. Ang kaalam-alam yung teacher. Akong engot, di ko alam kung ano yung pinagsasabi ng bata. Kay Ed Sheeran daw yun. Kanta ni Ed Sheeran. Mga bata, mag-aral kayo mabuti. Lalong-lalo ngayon, online class, sus, walang gagabay sa inyo, kundi sarili nyo, syempre. Alam mo ko, mga kapatid, ako'y naiingit sa mga bata dyan na inuutusan ng kanilang magulang maghugas ng pinggan pagkatapos kumain. Huwag kayong matamarin. Huwag kayong tamarin maghugas ng pinggan. Kasi tapos sila pa paghuhugasan nyo, diba? Nakakaawa naman yung mga magulang natin ganun. Tingnan nyo yung pinggan ko. Pag ganito huhugasan nyo, huhugasan na lang kayo. Tingnan nyo yung kinakain ko. Kamote. Tanghali ang tapat dyan. Masarap yan, ha, idol. Diba? Time check, alas 12. Malaki, bimbal. Kamote lang malakas. Pasensya na kayo, ha? Wala kasing kanin, eh. Kamote lang muna. Hindi pa kasi sumasabi pa. So, kain. Huwag kayong tamarin maghugas. Maawa naman kayo sa mga magulang nyo. Yun lang. Bet. Nice, nice. Isang magandang halimbawa itong bata na to, syempre. Sa mga tinatamad dyan maghugas ng pinggan na mga bata, panoorin nyo to para sa inyo tong video na to. Sa anak ko kay Dylan, yari ka dito sa pulka boy. Alam mo ba? Tama yon. Real talk yon, mga idol. Kailangan ano, mabuti pa nga yung iba, di ba? May hinuhugas ang pinggan siya, eh wala. Kamote lang, di ba? Planggana pa yata yung hugasan niya, iisang piraso. Kasi wala silang ano. Ay, nako. Nakakalungkot yung ano na yon. Pero real talk. Para sa mga bata dyan na pag inuutusan ng magulang, nakasimangot, padabog, di ba? Maghugas kayo ng pinggan. Ha? Yun lang. Parang ano yun eh, ano bang tawag dyan? Compliment nyo na sa kanila yun dahil ano eh, na nagiging responsable kayo sa mga ganung bagay kahit man lang sa paghuhugas ng pinggan, di ba? Hindi puro cellphone ang hawak. Patay ka sa akin. Oh, sige. Sige. Sunok agad. Grabe. Grabe yung paghihirap, parang ano, parang naghihinagpis yung bahal sa paglunok ng gulay. Ang hirap talaga lunokin yan. Pero ako, kahit bata ako, nako. Anak ko, yan. Si Boy, ang aking boy. Ayaw kumain ng gulay. Sige, takbo. Pati aso nakitakbo. Tumakbo kaya! Oh my God. Kawawa. Walang basketball. Tumakbo kaya! Hirap kasi palagi nilang inaano siyempre nandiyan yung ano nandiyan si corn beef sa paligid eh di ba eh dikit-dikit pa kayo yari kayo siyempre ordinaryo yan okay, mga nagba-basketball kahit ako batang court ako dati
ano, puro gadget na ngayon ng mga bata. Lalo na nagkaroon ng Napakatalino naman talaga ni ano ni Tatan. Talaga kapag matanda mahirap makipagtalo. Wala na eh. Talagang yun na yung kinagis na nila, yun na yung nakatatak sa utak nila. Ayaw na nila nang magsasabi. Pero puro, talagang napakakulit ng ano, katwira ni Tatang doon, side effect. Katwira ng makulit yun, mga idol. Ay pinagpalit, pero di yun masakit. Alam mo yung masakit. Sobrang liit. Anong kailangan kong gawin? Upang malaman mo. Kapag ganyan, ang tawag niyan sa utoy, mga idol. Kaba-kaba kanino ko nasa natutunan niya kapag ganyan, maliit, pututoy ang tawag. Yeah. My name is Mike Rabone. Ah. Tirik talaga si Kuya. Talagang dilat na dilat yung mata. Hindi ko alam kung talaga nakaganon niya. Parang wala pa yatang apo yung ano. Walang baga yung sigarilyo niya. Bakit? Mali natin kung talagang ganon yung mata niya. Talagang ano. Tirik na tirik o talagang sadyang malaki talaga, di ba? Kayo ha. Mapang mata kayo ha. Saktong-sakto sa Father's Day ang Wild Puday. Wild Puday, ang masarap na wine na talaga namang suwabeng-suwabe sa lalamunan. Wild Puday, produkto ng Chile at ngayon ay mabibili na dito. Wild Puday, may red at violet at hindi na importante yon. Wild Puday, ang alak na maasim-asim, maalat-alat at talaga namang malinamnam. Wild Puday, mabibili na sa mga suking supermarkets nationwide. Wild Puday, hiya hi! Wild Puday. Ay, nako. Bakit meron mga... Ay, bakit? Sa kanila yun eh, syempre. Sa atin, iba naman ang meaning talaga nung ano na yun eh. Salita na yun eh. Tsaka ang pinatutungkol ay YouTube ha, ang pinatutungkol namin dito is yung inumin na ano, Wild Puday ha. Hindi yung ano ha. Salitang ano yun, ano ba tayo? Italy ba yun sinabi? Nakakalimutan ko na. Dahil dun ako nakatutok sa Puday. Wild Puday, ibig sabihin nung pok-pok, di ba? Okay mga idol, ayoko na. Sigurado demonetize na naman tayo. Ay nako, ewan ko ba. Pero talaga yun ang gusto, yun ang talagang nakakakiliti sa ano, sa pandinig ng tao. Talagang ano, yun ang may mga humor, may mga konting ano eh, may mga konting kislot na salita. Okay mga idol, shoutout tayo. Shoutout kay Ramonito Hermosilla. Kay sa Haligan Volunteer Fire and Rescue Unit sa Davao City. Ingat kayo dyan mga idol. Kay Jan Verano. Kay Choi Durin, kay Gabriel Crisel Miranda, sa aking bayaw na mapagmahal sa babae na lumagay na talaga sa tahimik, kay Ike Jun da Porloloy Sibunga, sa aking dalawang pamangkin na laging nagano naghuhugas ng pinggan, kay Saysay Doris, at siyempre, hindi lagi kakalimutan,